Pinanganak lang yan eh. Parang nilabas lang yan ng nanay niya. Ako na nag-alaga. Ngayon, nung malaman na buntis to, buntis yung nanay niya, iniwanan. Pero nung nilabas yan, talagang as in, inaano niya yan. Sinasaktan niya. Pinapatay niya yan. Ah, gusto niya patay. Ayaw niya talagang, ayaw niya rito. Makikita po natin ng maliwanag kasi kagabi nung pagpunta namin dito eh talaga madilim. So ito po yung tinitira nila Mika. So ito mga tinagpi-tagpi ng mga sapo. So nandito po sila sa gilid ng ilog. So ayun, pinabuhat na lang natin dun sa mga nakatambay dun yung groceries na dala natin para kay Mika at kakabigas na isang sapo. Lala, mag-short ka! Malit ka yun dyan! Bigas, kayo dyan, kukuha na niya si Mika. Kayo kayo dyan, daan niyo bata. Kaya mo lang yun. Hati kayo. Salamat, boss. Salamat ah. Thank you, boss. Thank you, boss. Kaya na si Mika. So may dala tayong maagang pamasko para kay Mika. So ito isang sakong bigas at saka itong dalawang karton ng groceries. So ito galing po ito sa kababayan natin na nagmamalasakit kay, ano, kay Mika. Ayan, kung nakikita niyo po, ito po yung tinitira ni Mika oh. So nandito po sila sa gilid ng ilog na to. So ayan, tinagpitagpi na mga sako sa ano plastic. So ayan po yung yung bahay ni Mika kasama yung kanyang lola. So ayan si Nanay Marites, ito po yung lola ni Mika. So ano niyo po itong isang bata? Apo niyo rin po, pinsan mo siya Mika. Ayan po yung sinasabi mo Mika. So ayan. Apo po kayo. So kayo po palang nag-aalaga kay Nanay Marites kay Mika. So ano po nangyari sa pwede ko pong malaman yung nangyari sa magulang ni Mika? Ano po yun eh, kasi may kinakasama siya dyan. Yung tatay-tatayan niya, kasi ano yung tatay-tatayan niya dyan sa public eh, tagagawa ng kuryente, namatay. Bali, yun ang nakilala niyang tatay. Pero yung tatay niyang tunay, hindi ko alam simula nung pinanganak lang yan eh, parang nilabas lang yan ng nanay niya. Ako na nag-alaga. Ngayon, nung namatay na yung tatay-tatayan niya, kala niya yun ang tatay niya. Pero sinabi ko naman sa kanya, hindi ko alam kung sino yung tatay. Hindi niya tunay na tatay. Ayun, nung namatay ang tatay niya, yung nanay niya nakasama sa ibang babae. Bali, magulo ang ano ng nanay niya eh. Nung una kasi, unang-una yun, nanay niya, may kinakasamang babae. Ngayon, nung malaman na buntis yung nanay niya, iniwanan. Eh, nakipag-inuman ng jasame, onyx. Pero alam niya kung sino yung nanay niya, yung tatay niya eh. Nakipag-inuman, yun, nalaman na buntis siya, iniwanan siya nung unang kinakasamang babae. Doon, nung natambay sa dyan sa public, nakilala niya yung baliling, yun na nakilala nitong tatay. Namatay naman yun, may kinasama na naman uling babae. Yung babaeng yung pala... Matanong ko po nanay, bakit babae yung kinakasama na anak? Yung tomboy? Tomboy yung nanay ni... Tomboy po yung nanay niya. Mika. Tomboy po. Uh-huh. Kaya nga, sabi ko nga sa kanya, total, ano naman yung anak mo, babae, alaga mo na lang. Pero nung nilabas yan talagang as in, inaano niya yan. Sinasaktan niya. Pinapatay niya yan. Ah, gusto niya patay. Ayaw niya talagang, ayaw niya rito. Ako nga nagpabinyag, parang nilabas na lang yan. Ako nung sa ospital, akala ko nga rito, nung maliit yan, mamamatayin niya. Kasi lagi ko tinatakbo sa ospital yan. Ngayon, nung pinabinyagan ko yan, alis ako na rin. Nilabas lang talaga. Pero na kikwento niyo po sa kanya na nung maliit siya, ganun ang ginagawa sa kanya na nanay. Oo, alam niya. Ah, alam niya. Alam niya na kaya nung kinuha ko siya, ako na nag-alaga.
Tapos nung nandiyan yung nanay niya, pumunta diyan sa ano, sa palengke, nakakilala ng babaeng ano naman pala, nagbebenta ng siya. Ayun. Nadamay siya. Nauli. Kaya sabi niya nga eh, wala, hindi naman nagkaano si mami, hindi naman nagbebenta, nadamay lang naman niya. Bali mag-apat na taon na siyang ano, nakakulong ngayon. Parang ano na rin eh. Kaya nung ano, ako na rin nag-ano sa kanya. 9-2 lang siya, dapat nga grade 4 na yan eh. Nung nag-pandemic, 9-2 siya sa pag-aral. Kasi nga nung sakitin siya, dinala ko siya sa nanay ko, nalagaan siya. Eh bali yung tatay ko, namatay na rin naman doon. Naalaw siya, kaya pinunta na rin sa akin. So Mika, di ba, nalaman mo kay lola mo na ganun ang ginagawa ng mama mo nung maliit ka. Anong pakiramdam mo? So, magkano baon mo sa kapag pumapasok pa? 10 piso, sabi mo kagabi sa akin. So, ngayon, meron din ako bibigay sa'yo.